Mamen, mamen. O, ito na yung ginawa ko sa munggo, mamen. Wala yatang nakadali. Pero ngayon pa lang, i-like and share mo na to. At as usual, antayin mo yung sasabihin kung i-comment mo dyan para may chance ka manalo ng daily load, mamen, pag ikaw napili ng Junakis ko. Ayan nga, mamen, munggo with ox stripe or tuwalya ng baka na super lambot, mamen. Kaya naman, super sarap ulamin to, mamen. O paano, simulan na natin? Tirahin na natin, baka tirahin pa ng iba. Bale, ang una kong gagawin, mamen, papakuluan ko lang saglit tong tuwalya, mamen. Kalahating kilo yan. Lagyan nyo ng paminta, asin, dahon ng laurel. Bahala na kayo kung anong pampabango ang lang ilalagay nyo. Pero ang gagawin muna natin dyan, i-discard natin yung pinagkuluan. Ang habol natin dyan, itanggalin lang talaga yung anggo, mamen. O mga 10 minutes ko pinakuluan, hiniwa-hiwa ko na rin siya na ganyan para lumubog. O habang pinapalamig natin yan para mahiwa natin ang maliliit, bibigay ko muna itong pasalubong sa Junakis ko. Yan yung pangalan isa kambal. Favorite niya kasi yung whale. Ayan, tuwan-tuwa siya. O mabalik nga tayo, mamen. Nung lumamig na, hiniwa ko na. At ito naman, palalambutin ko, mamen. 30 minutes sa pressure cooker yan. Kung wala kang pressure cooker, bantay-bantayan mo na lang ha, basta hanggang lumambot siya. Pero hindi todo lambot ha, kasi malalaman nyo mamaya, lulutuin pa natin yan. Nga pala, wala na ako nilagay doon, tubig na lang kasi sasangkutsahin ko pa yan. O mamen, ito naman yung ginawa ko sa ampalaya, in-scrape ko yung white part at babad natin ng 10 minutes sa tubig na maraming asin, mamen. After 10 minutes, banlawan yung tatlong beses para mawala yung alat. Goods na yan, wala na rin yung pait niya, no? Bawal bitter dito, mamen. O yan na nga, tapos naman yung aromatics, bawang, sibuya, at kamatis lang gagamitin ko, mamen. Iisa lang yung kamatis ko, kung sana tatlo, apat mas good yan. Maganda na rin ako dyan ang ceiling green. At yung dahon ng ampalaya, pinapahimay ko na sa panganay kong anak, mamen. O paano, gisay na natin to, baka gisahin pa ng iba. Ayan na, mamen, o. 30 minutes na nakalipas, medyo malambot na yan talaga. Kaya naman, ingat kayo pag pinakawalan nyo yung pressure. Mas safe talaga paglalagay nyo sa ilalim ng gripo at paandaran nyo ng tubig, mamen, hanggang i-release niya yung pressure niya, mamen. O, palamigin lang natin nyo, set aside. At yung sabaw, huwag nyo itatapon, gagamitin natin yan. Wala nang lansa yan. Ngayon, mag-isa muna tayo. O, syempre, inuna ko yung sibuyas. Alam nyo na yan. Gisahin nyo hanggang labasan. Ayan, pag solve na siya, nilabasan na. Tsaka nyo ilagay yung bawang, mamen. O, onting gisa lang yan, isunod nyo na rin yung kamatis. Ayan, o, sarap sana niya kung mga tatlo. Naku po! So, after natin mailagay yung mga aromatics, mamen, ito hindi nawawala sa munggo ko. Lalagyan ko yan ng isang kutsarang bagoong, mamen, alamang. Pwedeng luto, pwedeng hindi. Siyempre, pag hindi luto, gisahin lang natin ang bagya yan. Maluluto rin naman sa kuluyan. O, yan na ang star of the night, nilagay ko na, mamen. Tuwalya ng baka. At pinamintahan ko na rin. Tapos, ilalagay ko na kagad tong munggo, mamen. Pwede nyo rin pala gawing pampalasa dyan. Patis, mamen. Ayan. Pero hugods na ako sa bagoong kasi lalagyan ko pa yan ng beef cube. Ayan, ilagay ko na nga yung sabaw ng ating ano, yung pinagkuluan ng tuwalya. At dinagdagan ko pa ng criminal water, mamen. Mamaya, pagkatapos natin ni pressure cook yan, tatansay natin kung kailangan pa magdagdag ng ano naman, ng funeral water. Ay, nilagyan ko nga ng isang beef cube. So, after 15 minutes yung pressure cooker yan, mamen. Malambot na yung munggo dyan at sakto na rin ang lambot ng beef tuwalya natin. Kaya naman nilagay ko na yung ceiling green. Tapos dinagdagan ko na onting tubig lang, mamen. Antayin nyo kumulo yan, pero pwede nyo rin ilagay yung ampalaya nyo para kataon na. O mamen, kung nandiyan ka pa, huwag mo kailimutan i-like and share to. Tapos i-comment mo dyan, munggo with tuwalya ni mamen, para may chance ka manalo ng daily load natin. Ayan, nung tinikman ko, medyo kulang sa alat kaya inasinan ko. At ayan na, alam nyo na yan, pag naglagay na ng dahon, malapit na magkainan, kaya isisigaw ko na! Rapsa! Man!